Mga Boss Idol, isang araw, matapos ang napakagandang panalo ng Golden State Warriors kahapon kontra sa Milwaukee Bucks. Matapos nilang tambakan ito ng 35 points, mukhang baliktad rin naman nga ang nangyari ngayong araw sa kanila dahil matapos nga silang matalo ngayong araw sa Chicago Bulls, na injury pa nga dito ang kanyang superstar na si Stephen Curry. Nadali ang ankle nito kanina 4 minutes bago matapos ang 4th quarter. Paika-ika nga itong maglakad papasok ng tunnel at pabalik sa locker room. Eto na rin naman nga ang naging dahilan bakit natalo pa ang Golden State Warriors ngayong araw. Kung inyong ang napanood ang laro, nabawi na nga sana ng Warriors ang momentum sa pagsisimula ng 4th quarter matapos nila paunti-unting naibaba ang 10 points na lamangan ng Chicago Bulls. May pagkakataon pa ngang nakuha ng Warriors ang panalo sa nagawang 3-point shot ni Klay Thompson, ngunit hindi pa rin ito sapat. Ayon nga sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr ngayong araw, nakabalot pa nga daw sa yelo ang kanyang paa at hindi pa nagsusuri ng kanilang medical staff, kaya malamang sa malamang, posible itong mawala sa kanila ng ilang games. Kaya naman ang tanong ngayon, kakayanin nga ba ngayon ng Warriors na pumalag nang wala ang kanilang main star? Well, isa-isahin natin ang positibo at negatibong epekto nito sa kanila. Una ay sunod nga nilang makakatapat ang San Antonio Spurs sa Linggo at sunod naman sa Martes. Same team pero sa home court naman ang Spurs. Meaning, kahit man nga wala si Stephen Curry, asahan natin na papalag dito ang Warriors dahil hindi naman nga kalakasan ng team ng kanilang makakalaban. Sa negatibong epekto naman, kung sakaling tuluyang hindi makapaglaro si Curry sa susunod nilang laro, ang tanong, sino nga ba ang papalit sa kanyang pwesto? Technically, wala, pero dahil nga bumalik na rin nga si Andrew Wiggins, asahan natin na pasan ito ang workload na hawak ni Stephen Curry. Samantalang, pagdating naman sa kanilang kapitbahay na Los Angeles Lakers, sa mga nagtatanong nga, same standing pa rin naman nga ngayon ang Western Conference. Kahit man nga di kitan ang win-lose record ngayon ng mga team sa Western Conference, hindi rin naman ito nagbago ngayong araw. Panalo ang Dallas, panalo ang Denver at Kings, hawak pa rin naman nga nila ang kanya-kanyang pwesto. Pero dahil nga natalo ang Warriors, mananatili pa rin sila sa pangsyam. Sa Lakers naman, pansampu. Magpapalitan lamang nga ang team na ito bukas kung sakaling manalo ang Los Angeles Lakers. 34-30 losses, ito nga ang record ngayon ng kanilang team bilang pangsampu, at makakalaban nila bukas ang Milwaukee Bucks na magandang nilalaro ngayon. Pero may mga reklamo rin naman ngayong natatanggap ang team na ito mula sa kanilang mga fans. Hindi marunong magdiskarte ng timeout. Ito nga mismo ang hinaing ng mga fans dahil kahit man nga nagkaroon ng scoring run, ang kanilang wala nga pakialam si Coach Darvin Ham. May pagkakataon pa nga dito si LeBron James na tumawag ng timeout. Kaya naman eto nga mismo ang dapat pangaralan ng mabuti ng coaching staff. I'm not a hater though. Eto lang naman ang pinakarereklamo ng mga fans. Mapapansin nyo nga sa ibang mga team gaya ng Warriors na kapag nasa momentum, ang kanilang mga humahabol at makascore ng 4 points pataas, tumatawag talaga agad ng timeout si Coach Steve. Partida pa, 4 points momentum, timeout agad, samantalang si Coach Ham, 10 straight points ng kalaban, wala pa rin. Ayo mga pare koy, ano sa tingin nyo? Anong reaksyon nyo? I-comment nyo lamang sa baba at pag-uusapan natin yan.